mga kapatid, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang araw na ito ay ayyam al-ma'dudat. Ayyam al-ma'dudat. Araw na nabibilang-bilang pa lamang at ito ay umaalis din sa atin. Nakikita natin sa harapan natin na meron na kasulat ng mga dead dyan na kung saan ay hanggang katapos na 8th of month ng April na ito or sunod na month na ito ay ma'dudat. Ang sinasabing ma'dudat ay nabibilang lang ng mga araw na kung saan ay ayaw at hindi ito ay aalisin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. At iiwan din tayo hanggang nandito pa ang Ramadan ay igugugol natin ating mga oras sa ating mga katawan, ang ating pag-iisip at ating kaimanan. Igagastos natin dahil itong magiging topic natin na ito kung ano ba ang may laman, ano ba ang laman ng Ramadan na ito. Bakit sinabi ng mga ulama, sinabi ni Ali bin Abi Talib, ala syahur Ramadan na syahurul mubarak. Dahil ang araw ng Ramadan na ito ay ito ang pinakadakila, pinaka-espesyal na araw ng mga Muslim, buwan ng mga Muslim ay araw ng Ramadan. Kung titignan natin, kung ikilatisin natin, ay wala namang kaibahan na mula February hanggang December sa loob ng 12 months na bakit ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng buwan ng Ramadan na ito ang buwan ng mga Muslim, buwan ng mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na pinaka-espesyal, pinakadakila na araw. Ito ang mapag-uusapan natin ngayon. Ang magiging topic natin ngayon, mga kapatid, sa pananampalataya sa Dinin Islam, sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, khasaisul a'mal alladhi la yujiru fiha siwa. Mga gawain na kung saan ay dito mo lang makukuha hanggang Ramadan na ito. Dito mo lang makukuha, dito mo lang matatamasa ang ganting pala na yun sa araw ng Ramadan. Hindi mo makukuha sa buwan ng iba, kundi dito lang sa araw ng Ramadan na ito. Unang-una sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anna al-maqsud siyamu wa huwa yuqamu hadhihi al-qadayat alladhi yuqamu alaiha sab'ata sab'ata mi'ata du'a. Wa yaqul an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu 'adamu ibnu 'adam, kullu 'adamu ibnu 'adam yuda'af lahu al-ad'af al-muda'afa. Ito ang unang-unang mga kapatid sa pananampalataya sa relihiyong Islam na kung saan ito ang buwan na ito ang buwan ng yuda'af. Ang ibig sabihin ng yuda'af ay idodobli ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ganding pala na ibibigay sa atin. Sabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man lam yusallim salatan raka'atin fi syahri Ramadan faka'annama sallahu ala wajib as-salat. Ang hikama ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ang sino man ang magsasala ng sunnah sa loob ng Ramadan, ang pagsasala ng sunnah sa buwan ng Ramadan ay para din siya nakapagsala ng isang wajib. Subhanallah. Isa yan sa pinakadakila na araw sa ating mga kapatid sa pananampalataya sa relihiyong Islam. Pangalawa na sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na kapag gagawin mo dito ay gagantin pala ang kanang Allah subhanahu wa ta'ala ng ganting pala na dobre. Yudha'afan adha'afan mudha'afan. Naririnig natin ang hadis ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha. Ika ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ang sino man ang magbasa ng Quran na yan ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na 10 ganting pala sa isang letter. La akulu alif la min harfun, walakin alifun harfun, walakin harfun, walimun harfun. Kapag magbasa tayo ng Quran sa hindi araw ng Ramadan, na ibibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kada letter ng Quran ay 10 ganting pala. Kung titignan natin, ang suratul Fatiha ay 162 ang letters niya. Kapag mababasa natin na meron tayong sobrang 1,000
nagagating pala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ito ay tatimis ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sampung timis ng isang letters, ito ay bibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang letters ay bibigyan tayo ng Allah ng sampung ganting pala. Pero kung titignan natin ang hadith na ito, kapag dito tayo babasa ng Quran, sa araw ng Ramadan ay mi'atadu'af, yung sampung beses na yun ay ipadobli ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sampung beses, hanggang sa makaabot ng 700 ka ganting pala sa isang letras, at yudaafan, yudaafan, adaafan, yudaafan, at ganting pala ng Allah subhanahu wa ta'ala na 700 times 70, yan ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na ganting pala sa atin kapag magbabasa tayo ng Quran. Diyan sa Quran ay sa isang letras lamang. Sa higit na kausapin dito mga kapatid, ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ganting para sa atin ay 700,000 sa isang letras lamang. Kung titignan natin isang beses mula, babasahin ang Suratul Fatiha ng ayah or letters ng Suratul Fatiha 162. I-timeis mo ng 700,000. 162 times 700,000. Ilan ba ang magkukuha ng ganting para? Suratul Fatiha lang yun. However, na ilang sura na ang mababasa mo sa Quran. Subhanallah. Na sinabi ng Rasulullah, "Yagtani mo alami syahri Ramadan, li'anna syahri Ramadan ay ayyamun ma'duda." Kailangan mag-ijtihad kayo. Ibubugo ninyo ang mga oras niyo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag araw ng Ramadan. Dahil meron mga ganting pala na doon mo lang makukuha sa araw ng Ramadan na yun. Pagalawa nito mga kapatid sa pananampalataya sa religion Islam ay pagtatarawe, salatit tarawe, walang tarawe kapag walang Ramadan. Magkukuha lang o magsasala lang tayo ng salatit tarawe kapag araw ng Ramadan. Isa yun sa kasay. Ang sinasabi ng kasay na mga imada na dito lang natin magagawa, dito lang natin magkukuha ang ganting pala kapag araw ng Ramadan. Mga kapatid sa pananampalataya sa religion Islam, ang pagtatarawi natin, ilang sujud ba yan? Bibilangin ilang sujud ba yan? Ay parang nakapagsala ka rin ng ilang sujud na wajib sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay iyan ang pinaka-espesyal, pinaka-mataas sa Allah subhanahu wa ta'ala, na yung mga tao, ginagawa nila ang mga ibada sa araw ng Ramadan na ito ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ganting pala na adhaafan mudhaafa, hanggang makaabot ng 700,000 na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kada isang ibada na gagawin mo dito sa araw ng Ramadan na ito, na hindi magkatulad ng hindi Ramadan na maggawa ka ng isang kabutihan ay isang kabutihan na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung magbasa ka ng ilang letter o isang letter sa Quran kapag hindi araw ng Ramadan, 10 beses na o 10 ganting pala lang ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mga gawain na kung saan ay dito lang natin matatamasa sa araw ng Ramadan. Ito ang magiging tatandaan niyo mga kapatid, na upang sa ganun na mas lalo palalakas ang ibada natin, pero matang sobrang 10 araw na ipapapagpasin natin sa araw ng Ramadan na ito. Hika ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan ang imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbih." Ang hadis na yan ay dito lang natin maa-apply sa araw ng Ramadan. Hindi pwede namin gagabitin yan sa hindi araw ng Ramadan. Dahil meron mga hadith, meron mga hadith ang Rasulullah na doon lang natin makukuha ang ganting pala kapag araw ng Ramadan. Example ng isang hadith na ito, hika ng Rasulullah, "Man sama Ramadan ang imanan, wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Ang sinuman, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang magpasting sa araw ng Ramadan, mula umaga hanggang sa paglubog ng araw, hindi siya kakakain. Ipapagpapastingin niya ang kanyang tainga, pagtitiisin niya ang kanyang mata at sa kabungangan, hanggang sa baba, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahtisaban, ginagawa niya ang pagtitigil, pagsasabar, pagtitipi na hindi kumakain, hindi nanunood ng harap, hindi nakikinig ng mga harap, hindi nagsasalita ng harap, dahil sa ganyang ganting pala, agad niya sa ganting pala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang ibibigay ng Allah?
Ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lahat ng mga kaparusahan natin na noon na nagawa natin at hindi pa natin nagawa ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay iaalis ng Allah subhanahu wa ta'ala. Patatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan niyo mga kapatid sa pananampalatay. Pero meron siyang, meron requirements na fasting ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka kumain mula umaga hanggang sa lubog ng araw. Napanin mo, wahtisab. Yun lang ang requirement. Wahtisab. Ginagawa mo yung payat para sa Allah. Dahil sinabi ng Rasulullah, Annar Ramadan Shahrul Ikhlas. Ang araw ng Ramadan na hinga ng Rasulullah ay araw ng pag-iikhlas. Bakit? Kahit natungo ka sa loob ng kwarto mo, merong red door, merong napakalamig na tubig, merong napakalamig na kung saan ay napakagustong kainin. Bakit ko hindi na kinakain yun? Kahit wala, walang taong nakakakita sa iyo dahil binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ikhlas. Ginagawa mo yun. Ginagawa mo yun, hindi katulad ng mga imada na pupuntuhon sa Ramadan na yun. Na kung sa kapag wala, walang makakita sa'yo, ginagawa mo yun. Hindi katulad ng Ramadan. Kahit doon na may privacy, na meron ka sa loob ng kwarto mo, na meron napakalamig na pagkain mo, hindi mo kinakain mo dahil nandun sa loob ng sinasabing ikhlas. Ginagawa mo yun para sa Allah. Ginagawa mo ang pagpapasin. Hindi, isa yun sa pinakamahirap sa atin na mga manusya na hindi makakain, hindi makakainom, hindi makakatikim ng anuman lasa ng pagkain sa loob ng isang araw. Dahil sa paniniwala natin sa Allah, dahil sa takot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil napakalinaw sa ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hinga ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayong mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyam, ay kataballahu alaykum, wajaba alaykumus siyam. Iniwajib sa lakano, ikapwasa kanuulan ulan ng Ramadan. Obligado sa atin ang pagpapasting sa araw ng Ramadan. Kama kutiba alalladhina min qablikum, parang pagkawagin sa atin, pag-obliga sa atin yung nangakunang mga taong nauna sa atin. Ang Rasulullah, mula kay Adam alayhi salatu wasalam, hanggang kay Muhammad, kay Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasalam, ay nakasugod sila sa pagpapasting na ito. Sa atin lang na, kaya kay Musa alayhi salatu wasalam, ay nasa 60 days. Subhanallah, mga kapatid sa pananampalataya sa reliyong Islam, ibubugon natin ang oras natin sa araw ng Ramadan na ito dahil meron ba tayong sobrang 10 araw na pagpapasti, magsasadaka, pagbibigay ng gawang-gawa, at pagbibigay ng mga galing mga akmal, mga gawain na kung saan, ay makakabuti sa akmal mo. Kapag gagawin mo yun, nagpapasti ka, hindi ka kumakain dahil sa hangar mo sa gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. At sinabi ng Rasulullah ay ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yung lahat ng nagawa mo noon na mga kasalanan at hindi mo pa nagawa ay patatawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaking gantimpala pala mga kapatid na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ang last na dito mga kapatid sa pananampalataya, anna shahru ramadana shahru sabr. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang araw ng Ramadan daw na ito ay araw ng pagtitiis, araw ng pagtitimpi, araw ng pagsasabar. Bakit? Marami tayong pagsasabaran sa araw na ito. Pagsasabaran natin na hindi natin matabi ang ating mga asawa. Pagsasabaran natin na hindi tayo magkain pero meron din tayong pagkain. Bakit hindi natin nagagawa? Kasi kailangan meron kang sabar. Kung wala kang sabar, na magagawa kung anong naiisip mo. Kailangan meron kang sabar. Nasasabaran mo, meron na papanood sa cellphone na napaka. Alam natin lahat ko. Gusto natin lahat. Pero nagpapastig kayo, kailangan pagsabaran mo yun na hindi mo magagamitin dahil nagpapastig ka. Yan ang hika ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ay nagkafar hadihi shahawat. Kailangan lahat ng mga shahawat natin, ang gugustuhin natin, matabi ang ating mga asawa, manunungod ng haram, magkikinig ng haram, kung ano man dyan na mga haram na kung saan ay matakagpinsala sa ating pagpapastig, ay tinitiis natin yun, pagtitimpihan natin yun,
dahil doon sa hangarin natin na ganting palas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, nawa ang ating topic na ito na kung saan ay pagkuhanan natin, pagkulutan natin ng aral na mga ibada na dito lang natin matatamasa, dito lang natin matatagtan sa araw na Ramadan na ito. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين. اللهم أبعدنا من أهل الحرام ومال الحرام وأهل الحرام يا أرحم الراحمين. اللهم نتقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. اللهم أبعدنا من أهل الحرام يا أرحم الراحمين. اللهم أبعدنا من أهل الحرام وفعل الحرام يا أرحم الراحمين. اللهم يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. أقم الصلاة إن الصلاة تنفع الفحشاء والمنكر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم بين التصعيد صفوف للتمام السلام وتقاربوا ولا تقتربوا وسلكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمدا. الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.